Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayong araw na to ay pag-usapan natin ng mabilis yung common error na e-encounter kapag nagka-cash advance gamit yung cash advance PIN at credit card. Ito po yung cash advance na withdrawal sa ATM. Okay? So, na-experience ko din kasi itong error na to at gusto kong i-share sa inyo kung paano yung ginawa ko. Okay? So, without further ado, let's begin. So, ang credit card ko ay Security Bank. So, magka-cash advance ako ng 30K. So, ang una kong ginawa, guys, is in-enter ko 20,000 yung amount. And hindi siya nag-push through. Ito yung error na lumabas. Sorry, your requested amount exceeds the maximum amount of your bank. So, nung unang-una sabi ko, ano bang klaseng error to? No? So, medyo nag-panic ako ng konti kasi sabi ko, baka may problem, hindi na ako makapag-withdraw or baka mamaya, diba? So, kung ano-ano yung pumasok sa isip ko. Kaya ginawa ko, tumawag ako sa banko. Ang sabi lang sa akin, guys, is mas mataas daw kasi yung amount na binividraw ko kesa dun sa limit ng machine. So, tapos isa pang nakita nila or findings nila is may attempt daw ako na mali yung cash advance PIN na nalagay ko. Kasi ang mga ATM, guys, hindi sila pare-pareho kung magkano yung maximum amount na pwede niyang ilabas kada withdrawal. So, merong mga ATM na nakakapag-dispense ng 30K ng isang withdrawan lang. Meron naman 20K and 10K. So, nagkataon yung ATM na pinag-withdrawan ko that time ay 10,000 lang talaga yung maximum amount na dinidispense niya per withdrawal. So, since 30,000 yung ika-cash advance ko, tatlong beses ako nag-withdraw. Okay? Dun sa machine na yun. So, wala kasing way para ma-determine natin bago natin gamitin yung machine kung ito ba ay magkano ang kayang i-dispense per withdrawal. So, kailangan talaga natin siyang subukan. So, kapag na-encounter nyo yung ganyang error, try nyong babaan yung amount na wini-withdraw nyo. Kung 30,000 yung una nyong nilagay, try nyo yung 20,000. And pag hindi pa rin, i-10,000 nyo na. Kasi baka 10,000 lang talaga yung maximum amount niya per withdrawal. So, also, kagaya nung nangyari sa akin, make sure lang, guys, na yung cash advance PIN na tinatype nyo ay tama. Otherwise, hindi rin kayo makakapag-withdraw and pwede pang ma-block kayo. Okay? So, may mga credit cards from other banks na pwede nyo agad palitan yung cash advance PIN sa ATM mismo. And meron namang iba na kailangan mong itawag sa kanila, kagaya kay Security Bank, hindi mo siya mapapalitan dun sa machine. So, kailangan mong itawag kay Security Bank, tapos bibigyan kanila ng bagong cash advance PIN, yung papel, isi-send nila yun sa iyong home address. So, medyo maproseso or ma-hassle yung ganun, kaya hindi ko na pina-change yung sa akin. So, sabi lang sa akin, make sure lang daw na tama yung PIN na ini-enter ko dun sa machine. So, hindi na ako lumipat ng ibang machine kasi hindi ganun kadami yung mga ATM ng Security Bank eh. So, wala akong choice. Doon na lang ako nag-withdraw kahit 10,000 siya per withdrawal. 200 yun, guys, ha? Yung cash advance fee, 200 yun per transaction. So, meron ako agad babayaran na 600 na cash advance fee dahil tatlong beses ako nakabindraw. Okay? So, yun lang, guys, ang masasabi ko. So, huwag kayong magpapanik kapag ganyan yung nakita niyong error. Tandaan niyo lang yung sinabi ko and sigurado ako na makakapag-withdraw naman kayo. Okay? So, yun lang, guys, yung gusto kong i-share sa inyo and I hope makatulong tong video. And may additional question kayo, leave your comment below. Marami pong salamat sa panonood and see you again on my next. Bye!